Xerox kasi is for me, napaka ano niya, yung dimension niya sa height ko is sakto. Yun oh. So guys, kanina Aerox, ngayon na R15. You see that? Good morning to all of you guys. This is Savior Mo. Yan, isang napakagandang umaga po sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga solid subscribers and followers po sa ating Facebook page. So yun, dala ko ngayon si... Ano bang pangalan nito? Actually, wala pa akong pangalan dito para kay Aerox. Tatlong pangalan lang pinagpipilian ko. Badol, Jinggoy, tsaka Budoy, para iba naman. Budoy. So ito, 1 week old pa lang si Aerox sa atin. Actually, I think 10 days na siya. So 236 pa lang yung tinatakbo niya. Brinake-in ko to. Actually, break-in period niya. Iniakyat ko to sa Maralaki last Monday hanggang Cafe Marisi lang. So combination ng soft and hard braking ng aking ginagawa sa kanya. Shoutout kay Sir Mel sa kanyang mga video, natutunan ko na sa engineering, ang kahit anong vehicle, motor man or sasakyan, na ano na yan, na run in na yan sa factory pa lang. Siyempre, kailangan i-testing yung mga components and yung mismong engine. Matesting kung talagang intact lahat ng mga nilagay na mga tornilyo, bushing. Yan. Pero sa mga nagsasabi kung mas maganda daw ang hard break-in kasi para malaman mo na kaagad yung sakit, yung magiging sakit ng piston, breakin mo na kaagad ng lagpas sandaan, bira na kaagad. Well, pwede naman yun at some point. Pero kasi kung mahal mong yung sasakyan ng yung motor, is babalansin mo siya kung ano ang dapat. Kasi remember, ang sobra is masama. Ang kulang is masama rin. So 0 to 60 or 0 to 50, dahan-dahan lang, ganyan. And then, bigla mo siyang bibirahin ng 80. And then, balik ka sa dahan-dahan, balik ka sa soft. And then, pwede mo siyang birahin agad ng up to top speed. Pero wag masyadong ano yung silinyador. Dahan-dahan lang hanggang sa ma-reach mo kung anong man speed na yun. Kasi, hindi pa ganun ka solid, or I mean, hindi pa ganun kabatak mga cables ng motor natin. So kailangan muna siyang batakin ng tama. Yun. So ganun ang pinaniniwalaan kong break-in. So ito, pag to nag 500 matik, che-chasual ko na kagad. Hindi ko na to paabuti ng 1000. Yung nilabas na version to ng NMAX is maganda rin ng features, like this, ito Y-Connect din, keyless, ABS. So same lang. Yan ang kinagandang technology ng Yamaha. Though meron din naman variants from Honda and Kimco na keyless na rin. Pero tingnan nyo yung NMAX, tingin ko mas mataba pa rin yung bulong ng Aerox eh. Pero kasi ito version 1. Ito yung Aerox na version 1. Yan. So iba yung tail light niya, tsaka yung tail light nito is magkaiba na. Ito medyo talaga sporty na, aggressive. Pero tingnan niyo naman, ang ganda tingnan, 'di ba? Matangkad talaga yung Aerox tingnan sa NMAX, but yung NMAX is pahaba. So I think it's designed
for touring or for city driving. So yun, mabalikan ko yung pag-akit ko sa Marilake nung Monday morning. Solong-solo ko yung buong highway. Bago ko makyat doon, wala pang 100 doon tinatakbo ko. Pero yun nga, opportunity rin na nagkaroon ako ng pagkakataon na maibirit. Birit siya, soft hard. Ganun lang yung pacing ko, soft hard. Hindi mo kailangan walwalin agad-agad. Ayan, yung NMAX, o, di ba? Ang pahaba. O, then yung nakapatong yung paa niya doon sa ano, which is comfortable. Depende talaga yan. Iba kasi ang ano ng Aerox. May mga differences sila. Pinamamasok ko lang siya. So, kahit pa paano, nararun-in ko yung kanyang makina. Yan. Sabi nga ni Sir Mel eh, syempre sa engineering there's no such thing as merong break-in, pero not because for the engine in particular but for tires and brakes. So panoorin niyo yung video ni Sir Mel sa YouTube, Aerox break-in. Yan, ito ipapakita ko sa inyo screen. Yan. So, take it from the professional, engineer, mechanical engineering, para matuto din kayo. Hindi lang tayo dapat naniniwala sa usapang inuman, usapang yabangan, research, kumbaga yan. Opportunity rin dahil yun, napapa-andar natin siya. So, nag-a-apply yung soft break-in pag pinamamasok, since malapit lang naman sa office ang bahay ko, ganun. So yun. So marami na rin kasing mga vloggers, actually mga sikat na vloggers, mga content creator ang gumawa ng reviews regarding sa Aerox and NMAX. So marami na rin sa inyo nakakaalam ng mga specifics regarding Aerox, pero yun, on my experience din, and may share ko lang, lalo sa pag-breakin, the way na mag-breakin ako, hindi naman pwede walwal ka agad. At saka isang fact pa, kaya kailangan may tinatawag na break-in, kasi bago yung gulong, may mga ano pa yan eh, wax or tape or something na kailangan mong sunugin. And then yung brakes natin, especially ABS to, compared sa non-ABS, kailangan mo rin talaga na gasgasan or painitin, pakapitin yung mga rubbers, lalo doon sa drum brake sa likod. Nga pala guys, itong Y-Connect na to, pwede itong i-download sa Play Store. And meron na rin namang QR code sa manual nito. Pwede nyong i-scan or para i-connect niyo yung motor cycle program or features niya. Naka-connect na sa phone. Doon malalaman niyo yung oils, fan belt, kung kailan kayo dapat mag-change oil na, magpalit ng mga gear oil, fan belt, battery, and makikita niyo yung odometer, yung trip, lahat, clock, RPM. And ang pinaka-special features din ng Y-Connect is alam mo, nakokontrol mo yung motor mo. Alam mo kung nasan sa huling nag-park. And parang anti-theft siya, lalo kasi keyless. One eternity later. Yun oh. So guys, kanina Aerox, ngayon na R15. Courtesy of Dexter Jacquez. Shoutout sa'yo, Lods. Iikot natin tong R15 mo. Aerox NMAX, ano siya, scooter type, comfortability, and syempre nandun na rin yung power. Pero pag mga sporty type like this, ganito talaga ang ano mo, ang tawag dito, ang stance mo, aggressive.
So, ikot lang natin. O, ayan, tingnan nyo po yung NMAX, o. Diba, pahaba. Grabe, lakas talaga ng ano. R15. Segunda pa lang yan. Kasi dinesign to, hindi naman pan-touring. Dinesign to for, ano talaga, sports. So, hindi sila nagkakalayo ng Zito ko pagdating sa arangkada. Grabe rin ang power. Iba talaga pag Yamaha. May clutch, may cambio. So, kailangan, compared sa automatic, na gas ka lang ng gas, ito may clutch. Malaki rin ang tanke niya. So, sports talaga. Yan. Ito, hindi to Y-Connect guys, ha, compared sa Aerox and NMAX. Yan, may clock, gas gauge, RPM, full tank nga yata, eh, oh. Ayun, oh, full tank, oh. Hopefully makagawa ako ng video dalawa. Meron tayong isasama natin ang ating tropa. Maggagawa tayo ng comparison, ito first ever comparison ng sports bike, sports touring bike R15 and Aerox 155. And testingin natin stock to stock yung power nila. Tingnan natin kung sino. And of course, it's a Yamaha. So thank you very much, Dex, Dexter Jacquas. Shout out sa'yo. Shout out din. Ayan po ang may-ari. So yan ang R15. So sa mga gusto ng ganitong type na mga motor, examinin nyo muna. Siyempre kailangan sanay kayo mag-clutch. And kung gusto nyo naman ng scooter, Aerox or NMAX, depende sa inyo. Team Yamaha. So again, this is Saver Mo. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Kalukohang vlog, basurang vlog. Charot. So thank you so much sa inyo lahat. Cheers.